plunder, kasi paniniwala talaga natin dyan is hindi lang administrative yung kaso. It's not just a miss, it's not just ano to, it's not just an oversight. It's not just administrative oversight. Ang paniniwala natin dyan ay talagang merong ibinulsa, talagang merong nawawala, meron talagang unexplained. At makikita naman natin yung ganong klase ng anomalya. Yun pa nga lang, simula pa lang walang project document. Simula pa lang sinasabi niya 20 million per road. Pero walang explanation, walang sinasabi kung bakit 20 million per road. Ano yung mga gagamitin, gaano kahaba, gaano kalapad, walang ganong klaseng explanation. At nung natapos na sabi ng DPWH, project completed. Pero pag tiningnan mo yung kalsada, mukhang mashed potato. So, when you look at that, pag tiningnan mo lang yun, it doesn't take a genius. You don't even have to be an accountant. You don't even have to be an engineer. You can just be a normal person with common sense. And you can see, something is wrong. The money was not put here. Top of mind, dapat talagang kasuhan yung provincial government at that time. The implementation of this was 2008 to 2009. So, Joel Reyes, Congressman Bahamitra, Rolando Boy Bunuan, etc.